So, papasok na po tayo inshallah dito sa bab ng wudu. Tapos na po natin sa siwak. Inshallah, nabanggit po natin kung ano yung siwak na tinutukoy doon, yung ano yung hukom niya, sunnah muakkada, at kailan ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kailan siya nagsisiwak, sa anong oras, anong araw, anong kwan, pagkakataon. Okay? At gayon din, dinggit din natin yung mga kainaman o kaya benefits na makukuha natin sa paggamit ng siwak. At binanggit din natin dito yung sunanul fitra. Okay, yung fitra na dapat gawin ng isang mananampalataya, yung unang-una doon binanggit din natin, 'di ba? Yung pagtanggal ng buhok sa pribadong katawan at pagpapatuli, pangatlo, yung ng ating mga bigote at pang-apat yung pagputol ng kuko, pang-lima yung pagtanggal ng buhok sa ating mga kilikili. So dito tayo insha'Allah ta'ala sa bab al-khamis sa wudu. Okay? So ano bang ibig sabihin ng wudu? Paglilinis. Ano yung tawag sa inyong iba? Pag-ail. Sa maranaw na abdas. Pag-abdas. Okay? Pag-air, pag-ail, abdas. Okay? Sa English ay? Ablution. Okay? Ito ay? Paglilinis. Nawapa. Okay? So, yun ang kanyang literal na meaning. So, sa Islam, syar'an, isti'amalul ma' fil a'adha'il arba'ah, وهي الوجه واليدان والرأس والرجلين على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. So sa Islam ang kanyang definition, ito ay paggamit mo ng tubig para paglinis ng apat na parte ng katawan, kasi ito yung wajib. Okay? Sa mukha. Okay? Walyadain, yung kamay ang nandito, yung ulo at yung dalawang paa. Okay, ito yung mga wajib. Ala sifatin makhsusa, sa katangian na itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itinuro ng Islam, at ito ay ala wajhi ta'abbudi lillah. Ito ay gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang hukom nito sa Islam? Ano ang batas nito sa Islam? Pag-uudo. Sunnah muakkada, haram, halal. Wajib. Okay? Hukmuhu annahu wajibun ala al-muhdith idha arada as-salah wa ma fi hukmiha kat-tawafi wa mashi al-mushaf. Okay? So wajib, kung gusto mo halimbawa, kung nais mo magsala, magsambahayang, magdasal, ay kailangan mong magwudu. Ibig sabihin nun, hindi magiging katanggap-tanggap ang sala mo unless na ikaw ay magwudu muna. Okay? Gayun din, ang tawaf, ano ibig sabihin ng tawaf? Lahat naman kayo nakapag-umra na, di ba? Yung pag-ikot sa Kaaba. Aywa. Yung pag-ikot sa Kaaba. So, kailangan meron po tayong wudu bago tayo mag-tawaf. Okay? So, ganun din yung masal mushaf. Ano bang tinutukoy dito sa mushaf? Ang mushaf ito, Quran. Pero anong tinutukoy doon? Mushaf. Pag sinabing mushaf, aywa, nakasulat. Mushaf, Quran. Pero anong tinutukoy nun? Naam, salita ng Allah. Ang Quran, salita ng Allah. Pero ano yung tinutukoy dun sa mushaf? Purely? Aywa. Purely? Arabic. Walang? Translation. Yun yung tinatawag, yun yung tinutukoy ng mushaf doon. Naam. Ang mushaf, mga brother, hindi po ito pwedeng hawakan ng non-Muslim.
non-Muslim, kufar, okay, non-believer, hindi po sila pwedeng, hindi po nila pwedeng hawakan yung purely Arabic. Pwede po nilang hawakan yung mayroong translation po. Wallahu a'lam bihada. Naam. So ano ang katibayan? Kasi sabi natin, ang wudu na ito ay gawaing pagsamba sa Allah. At ang pamantayan sa Islam, anumang gawaing ibada na walang katibayan mula sa Quran o sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi pwedeng isagawa. Al-aslu fil ibada al-man' o at-tahrim ila illa ma dalal dalilu ala mashru'iyyatiha. Ang original na batas sa isang gawaing pagsamba, hindi pwedeng gawin. Maliban na lang kung mayroong dalil na tumutukoy o nagpapahintulot na pwedeng gawing iyon. Okay, ano ba ang katibayan natin na ang wudu ay ipinag-utos sa Allah? Sa Surah Al-Ma'idah. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Okay, ito yung katibayan na dapat sa isang mananampalataya bago siya magsala, kailangan niyang unang-una mag-wudu. Sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, kung kayo ay magtatayo ng pagdarasal, ay fagsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Pero inshallah, dito, inshallah, pag sa susunod, pag matapos na natin yung katangian, kung paano yung kaparaanan, inshallah, magde-demo po tayo. Bawat isa po sa atin, inshallah, ay magde-demo, papakita niya po kung paano siya mag-wudu. Titignan po natin, i-check insha'Allah ta'ala. Okay? So, faghsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong mga mukha, wa aydiyakum ilal marafiq, ang inyong mga kamay, hanggang sa siko. Okay? Wamsahu biru'usikum, punasan ninyo ang inyong ulo. Hindi po hugasan na, punasan. Okay? Insha'Allah. Wa arjulakum ilal ka'bain, at ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighayri tuhurin wala sadaqatin min gulul. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin Allah subhanahu wa ta'ala ang sala na wala sak, big sabihin hindi malinis. So kailangan, kung magsasala tayo, kung gusto natin tanggapin ng Allah ang ating pagdarasal, insha'Allah ta'ala kailangan natin magwudu. So dito na lamang insha'Allah ta'ala ipagpatuloy po natin next week insha'Allah. So sa sunod po ay pag natapos po natin yung katangian ng pagsagawa ng wudu, insha'Allah ta'ala mag-wudu demo po tayo insha'Allah ta'ala. وقم إن شاء الله ونسأل الله التوفيق والهداية وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.